Okay, ngayon, tuturuan ko kayo paano magluto ng masarap na laing. At syempre, tuturo ko rin sa inyo ang malupit na sekreto nito. Okay? Pero huwag tayong masyado maingay kasi work from home si Mrs. Okay? Let's go! Okay, so meron tayong 100 grams na dahon ng gabi. Dried siya. So, hihimayin natin. Make sure na walang matitigas na part o mga tangkay na napasama dito. Ganyan lang. Lalagyan lang natin sa isang bowl na malaki. And then, may himayin lang natin. Ganyan to lang. Ngayon naman, hihiwain na natin ang sibuyas, bawang, luya, at siling haba. So, umpisa natin sa sibuyas. Okay, so i-chop lang natin itong sibuyas. Hindi naman kailangan masyado maliit. Katamtaman lang, pwede na. Pagkatapos naman, yung siling haba naman ng ating i-chop. Pero tanggalin muna natin ng mga tangkay bago natin ito i-chop. Okay? Okay, i-chop lang natin siya ng katamtamang sukat lang din. Hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Ito naman bawang, kailangan balatan muna natin. Tapos, saka natin siya chop ng maliit. Mga 5 pirasong bawang lang ang gagamitin natin. And then, luya naman ang ating isusunod. So, babalatan lang natin to. And also, i-chop din natin siya ng maliit. Pagkatapos nating i-chop ang ating mga ingredients, kailangan natin palitan ng ating sanggalan kasi i-chop naman natin ang pork na ating gagamitin sa ating laing. Ito naman ang gagamitin natin pork. So, this is around 250 grams. At hihiwain natin siya ng 1 inch size. At kung makikita nyo, ang pork na ginamit natin dito ay kasim kasi meron siyang konting taba at makakatulong yun para hindi maging dry yung lulutuin nating laing. Ayan, ready na ang ating mga ingredients. Siyempre, gagamit din tayo ng gata. At bagoong alamang. Okay, pwede na tayong magluto. Secret number one, kailangan natin magpakulo ng tubig. Pag kumukulo na yung tubig,
ilalagay natin dito yung ating dahon ng gabi. At pakukuluan natin siya ng at least 2 to 3 minutes. Secret number 2, huwag hahaluin. Tusok-tusukin lamang siya para masok yung gabi sa may tatubig. At pagkatapos, i-drain natin siya. Ngayon, pwede na tayong mag-start magluto. So, first, magigisa tayo. Kailangan natin ng mantika. Unang ilagay ang sibuyas. At pagkatapos, haluin lang ito hanggang hanggang maghiwa-hiwalay. At ilalagay naman natin, susunod, ang bawang at luya. Pagluto na yung mga naunang ingredients, pwede na natin ilagay yung pork. Siyempre, kailangan din natin ito lagyan ng paminta. Okay, pag nagbago na ang kulay ng pork, pwede na natin ilagay ang ating bagong alamang. Dalawang kutsarang bagong alamang muna ang ating ilalagay para makontrol natin yung alat niya at hindi siya maging masyadong maalat. Depende kasi yan sa mga bagong na iyong gagamitin. Meron kasing bagong na masyadong maalat at meron din mga bagong na hindi naman masyadong maalat. Ayan, pag medyo luto na siya, pwede na natin ilagay ang ating gata. So, gagamit tayo ng 1 liter na coconut milk at ilalagay natin siya. Ihalo lang natin siya ng saglit. And then, pag kumukulo na siya, pwede na natin ilagay ang ating dahon ng gabi. Again, yung secret number 2 natin, kahit anong mangyari, huwag mo siyang haluin. Kailangan mo lang siyang tusok-tusukin para masok siya sa gata. Ngayon, pwede mo na siyang takpan at lutuin siya sa pinakamahinang apoy. I-check mo rin from time to time at para malaman mo kung natutuyo ba siya o hindi. Ayan, medyo luto na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng sili. Now, kung gusto mo mas manghang, pwede mong lagyan to ng siling labuyo. Pero at this point, gagamit lang tayo ng siling habak or siling bean. Ayan, kung napapansin nyo, yung bula niya medyo nagki-clear na. At this point, pwede na natin siyang ibaliktad. So this is secret number 3. Hindi natin siya haluin pero gagamit pa tayo ng isang sandok para maibaliktad siya at maluto naman yung nasa ibabaw. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo natutuyo na siya at medyo clear na rin yung sabaw. So, ibig sabihin niyan, nagmamantika na siya. Malapit na siya maluto. Ayan, nagmantika na siya. Approximately 1.5 hours, luto na siya. So, pwede na natin siyang hanguin.
Alright, so tapos nang lutuin yung ating daing. And I can assure you, napakasarap nito. So kung susundin nyo lang yung tips ng mga binigay ko, sigurado makakagawa kayo ng kasing sarap ng daing ko. Alright? So until then, ciao! So magluluto tayo ngayon ng daing. Kasama ko kayo. Sumusunod. Oops. Gusto makita kung paano. Oops. Haha. Let's go.